Welcome back sa akin channel. At kung bago ka pa lang sa akin channel, please subscribe po and please hit the notification bell dyan sa baba para lagi kang notify kung may po-post akong videos. Ipabahagi ko sa inyo yung isa sa mga naging karanasan ko nung first time ko pa lang dito sa bahay ni Amo. Yung SIM card issue na nangyari sa amin ng Amo ko. Kasi dati, pag bago ka pa lang dito sa Qatar, si Amo talaga yung nagbibigay ng SIM card. Ngayon, yung ano na yung nagbibigay kung hindi sa agency, dyan sa Mukainis. Sa Mukainis Hotel or kung saang hotel ka man. Kasi kailangan yun para sa itiras. So, hindi na si Amo. Kung kailangan si Amo, magbibigay. Pero ngayon kasi sa panahon natin, dyan na sa hotel na pupuntahan natin. Minsan may free cellphone kasama ng SIM card. Minsan naman SIM card lang. Dati kasi, nung bago pa lang ako, ang dala ko lang phone, yung K-pad. So, hindi pa uso yung dati, yung may mga screen, di ba? Yung kagaya niya na may mga screen, yung malalaki, yan, kagaya niya. May mga screen, screen na yan. K-pad lang ang uso noon. So, yun yung dala ko. And then, after 1 month, dinalhan ako ng kapatid ko ng gamit, tsaka may kasama ng cellphone. So, may kapatid ako nun dito na dito rin nagtatrabaho. Tapos, yung cellphone na yun, may kasama ng SIM card. Para daw contact ko sa amin pag magtatawag ako, mag-video call ako. Para, at least kahit pa paano, hindi ko sila mamimiss. So, pagkatapos nun, yung naging problema kasi, hindi ko sinabi kay Amo na may SIM card na ako, tsaka may bago kong phone. Kasi nung panahong yun, 2016, bawal pa yung may cellphone. So, yung sinasabi nilang time na bawal pa sa mga amo. Kumbaga, pag nakita ng amo mo na may phone ka, sabi ng mga kasama ko, pag may phone ka, parang tinitingnan ng amo mo kung ano yung naka-ano sa cellphone mo. kung may picture ng mga bata, kaya natakot ako nung nasabing kay Amo na may cellphone ako, tapos may SIM card na. Kaso, pag pumapasok yung mga bata, nakikita nila yung phone ko, kaya nalaman din ni Amo na may bago kong cellphone, kasi alam niya nga na K-pad lang yung phone ko. So after 3 months, binilhan niya ako ng SIM card. Pero hindi ko pa rin sinabi sa kanya na may SIM card na ako. Kasi feeling ko okay lang naman kasi nung mga time na yun na magkaroon nga ng maraming SIM card kasi at least hindi naman ako guilty na may ginagawa kong hindi maganda. Parang ganun kasi nasa utak ko nun. Na wala naman kasing sa isip ko na gumawa ng hindi. Basta pang contact ko lang siya sa Pilipinas. Kaso one time, nalaman ni Amo na may SIM card ako. May iba akong SIM card, may iba akong number. Kinausap niya naman ako sa kwarto, tapos sinanong niya ako kung bakit may iba pa akong number. Tapos sabi ko, tapos yun, yung time na sinabi ko sa kanya na binili sa akin ang kapatid ko kasi contact nga sa pamilya ko. Tapos, alam mo yung naging reaction niya, yung parang nagagalit na siya kasi bakit daw may iba akong SIM card, bakit hindi ko sinabi sa kanya. Tapos, pinaliwanag ko naman na akala ko kasi okay lang kasi sa Pilipinas nga. Sa atin, pwede tayong magdami ng SIM card, di ba? Pwede tayong bumili ng SIM card, kahit ilang SIM card. Tapos, yun, doon na siya nagalit. Sabi niya, hindi raw. Sabi niya, Joy, hindi to Pinas, Qatar to. So, kung anong ginagawa mo sa Pilipinas, huwag mong ginagawa dito. So, doon ako na-shock nung sabi niya na, anong ginagawa mo sa isang SIM card? Sabi niya, nagbo-boyfriend ka? Sabi niya, nagbo-boyfriend ka, paano kung may mangyari sa'yo, mag-isip ka na hindi maganda, tapos, ayun, may mangyari daw sa akin, tapos mabuntis daw ako, doon ako na-shock. Sabi ko, grabe, napaka-advance ng utak mo, sabi ko. Napaka-advance ng utak mo na hindi mo nga ako binibigyan ng day off, tapos ganyan pa pala yung iisip mo.
Naano ko dun sa sinabi niya kasi nga, 'di ba? Hindi niya na nga binigay yung day off mo tapos pag-isipan ka pa ng ganun. Yun yung first and last na iyak ko sa harapan niya kasi sasama ng loob ko. Hindi masama yung loob ko dahil pinagalitan niya ako na nainis ako sa sinabi niya kasi yung ano ba yun yung pinag-isipan ka ng hindi maganda na hindi ka naman guilty na may ginagawa ka. Kumbaga, ginamit ko lang ang SIM card na yon para pang contact sa family ko na hindi niya maintindihan na kumbaga, obligasyon niya akong bilhan ng SIM card pero ilang months bago niya akong bilhan. So, sabi ko sa kanya, kung gusto mo yung SIM card na binili mo na lang yung ano, yung gamitin ko tapos yung number ng kapatid ko, ayun, ipinakancel ko na. Tapos sinabi ko sa kanya na hindi ko na yung gagamitin. So, anong mga time na yun, talagang hindi ko ina-expect na magiging issue yung SIM card kasi alam kong stricto sila, pero pag hindi ka naman kasi guilty sa ginagawa mo, hindi ka makakaisip ng hindi magandang bagay. Kumbaga, doon ko lang talaga naisip na talagang alam mo yung kultura ng ibang lahi ng mga Muslims talagang nakakatakot. hindi ko maano, pero yun yung isa sa mga karanasan ko dito na hindi ko makakalimutan dahil sa mga sinabi niya sa akin na ni konting tiwala, wala siya. Hindi ka na nga nakakalabas ng bahay, hindi ka na nga, wala ka na nga day off, ni pagbili, sa bilihan, isang oras lang kayong pinapayagan, tapos ilang buwan pa bago kayo makalabas, di ba? So, yun lang. Kasi, ibahagi ko lang, kasi ngayon, sobrang open na sila dito, open na sila sa cellphone, kahit ilang cellphone meron ka, sobrang laki ng pagbabago habang dumadaan yung mga taon. Sobrang laki ng pagbabago talaga na noon wala kaming wifi, hindi kami free wifi. Tapos sa pagsapit ng mga taon, ayan, free wifi na kami na talagang ipinagpapasalamat namin kasi sobrang laki ng ibinawas sa gastos talagang kapag sa isang buwan, nakakailang pa-load kami nun. Maabot ka kuminsan ng 150. Tapos, ano pa yun? Kumbaga, limitado pa yung paggamit. Paggagamit ka. Tuwing gabi lang ako nakapag-YouTube kasi nga, inaano ko yung konsumo ko, binibilang-bilang ko pa. Pero ngayon, yan, want to sawa-sawa ng Diyos naman. Kahit kailan ka manood, okay lang. Kahit ilang oras ka manood, okay lang. Kasi wala ka nang iisipin na gastos. Kaya yun lang yung pinagpapasalamat ko talaga na pinagtsagaan ko talaga yung bahay na to na hindi ako nag-give up sa kanila kahit nung una talagang ang sungit, lagi napapagalitan. So, tsaga-tsaga lang talaga sa amo. May amo talaga na sa una pa lang mga swerte na meron naman na habang tumatagal, ayan, nagbabago yung amo. At laki ng pasasalamat kasi nagbago naman sila. Kumbaga, okay na yung pakikitungo nila sa amin. So, yun lang guys. And maraming salamat po. God bless sa ating lahat.